What's up mga tol? Ang hanap nyo ba ay mura pero branded na laptop na pwedeng pang Genshin Impact? May ire-recommend ako sa inyo na subok na namin. Ito ay ang Asus X409 UA, ang budget mill na laptop na worth 19,000 pesos lang na pwedeng pang Genshin Impact. And with lots of freebies pa ito nung nabili namin sa Silicon Valley sa SM Pampanga. Actually, nagawa na namin ito noon ng review. Gamit ito ng mga anak ko sa online school nila at yung isa pang office ng wife ko. Pero di ko alam na pwede pala ito sa Genshin Impact hanggang sa sinubukan ng anak ko. After online class niya and after gumawa ng assignments and mag-review, naglalaro siya nito. So bakit hindi na lang sa cellphone maglaro? Ito, meron kaming Samsung Note 8 at Note 20 Ultra. Parehas na flagship phone ito. Nabili namin ng 73,000 itong Note 20 Ultra at sa ngayon, ito ang phone na may pinakamalaking screen sa lahat ng cellphone, 6.9 inches at parang PC ang power nito. Nagtry ako maglaro ng Genshin Impact dito. Wala namang problema sa graphics. Pero after Adventure Rank 8 lang, lumipat ako sa laptop. Dahil kahit almost 7 inches ang screen nito, para sa akin kasi maliit pa rin at mahirap kontrolin. Di gaya sa PC or laptop na mas madaling maglaro pag gamit mo ay keyboard at mouse. At mas malaki pa ang screen, di mahihirapan ang mata mo kahit maglaro ka maghapon. At ito mga tol, once na nasubukan nyo ng maglaro sa laptop, hindi ka na babalik ulit sa cellphone para maglaro. Dahil mas maganda ang gaming experience sa laptop. For comparison, ito yung screen ng laptop at screen ng Samsung Note 20 Ultra. So balik tayo sa laptop. For full review ng laptop na ito, panoorin nyo na lang yung review namin dito noon. Nasa description yung link. Pero for quick specs, ang model nito ay Asus X409 UA. Pentium Gold ang processor, 4GB ang RAM, may 128GB SSD ito. Kaya kaya niyang mag-play ng high-end games nang mabilis nang hindi naglalag. At may 1TB hard drive pa ito for storage ng files. At bonus, may fingerprint scanner ito na mabilis mag-read ng fingerprint. Pero take note, dahil 19,000 lang ito, wala itong video card. Hindi nyo mailalagay sa high quality yung video graphics ng laro dahil maglalag siya pag sinet nyo sa high quality. Makakapaglaro kayo pero low or lowest settings lang, which is not bad naman. Unlike dito sa upgraded gaming laptop namin na worth 85,000 na may video card na pwede ang high quality graphics ng games. So kung ang gusto nyo ay makapaglaro ng high quality at may budget naman kayo, huwag ito ang bilhin nyo. Pero kung limited budget lang kayo, pwede na itong 19,000 na Asus laptop na ito. So alam ko na marami sa inyo ang may nakikita pang iba na mas mura sa 19,000 na hindi branded. Pero take note, Asus ito. Branded ito kaya worth ang investment nyo dito dahil matibay ito. So kung akong papipiliin kung maglalaro ako ng high quality graphics sa Samsung Note 20 Ultra ko na worth 73,000 pero maliit ang screen at medyo nahihirapan ako sa controls, mas pipiliin ko na maglaro dito sa laptop na worth 19,000 lang dahil mas maganda ang gaming experience ko dito sa laptop. So hanggang dito na lang mga tol. At kung may tanong pa kayo, i-comment nyo lang at sasagutin natin agad dyan. Ito si Doc Otep. God bless and peace out.